Para sa first episode ng aking kalokohang Gel Talks, inimbitahan ko ang aking kaibigan para mag-guest sa atin. So, para sa akin, siya na yung may pinakamagandang mukha na Pinay na nakita ko dito sa Denmark. Ano nga ba yung mga na-experience niya dito, mga challenges, and mga lesson na pwede niyang ma-share sa atin? So, let's all welcome the one and only Jessica Salamat ko Studios Co. So, balita ko munti ka na maging artista, pero mas pinili mo yung pagpunta dito sa Denmark, tama? Oo, mababa yung talent. Ganon! Pero, di ba? Yeah. Pero sayang yung opportunity. Oo, totoo. Kaya, pero nabuntis din naman kasi ako after... Nung offer? After nung pag-sign ng contract, ilang months lang nabuntis din ako. So, parang hindi talaga meant to be? Hindi talaga siya meant to be. Pero who knows, di ba, in the future? Baka naman. Okay, yung anak ko na lang. Exactly! Ang ganda po ng anak niya. Oh my God. So, bawing-bawi! Sulit na sulit. And finally, natuloy na rin tayo sa aking interview. Ilang taon ka na ulit dito sa Denmark? 3.5 years na po. Kamusta naman ang buhay sa Denmark? Okay naman, malamig kaysa sa Pinas. Malamig! pero masaya naman, lalo na ang dami ko din kaibigang Pinoy. Katulad mo. Sino yung first friend mo dito sa Denmark? Yung nagtatanong. Di ba? Grabe. Ang kulit ng story natin. Pero, paano ka ulit napunta dito sa Denmark? Paano kasi, meron akong patient na Danish. Tinake out ko na. Joke lang. Yun na nga, meron akong Danish na boyfriend. Hindi kami kasal, kaya boyfriend, pero may anak kaming isa. And patient ko siya dati dahil nagtatrabaho ako sa St. Luke's Medical Center, sa Global City. And doon kami nag-meet, tapos niligawan niya ako, naging boyfriend-girlfriend wow. kami. Tapos tumira kami sa Pinas for almost 3 years, tapos nag-move kami dito sa Denmark. Bale, doon ka nang anak, right? Oo, doon naman nang anak. Tapos, ilang months is away nung dumating siya dito? 6 months. 6 months lang. Challenging siya sa akin at challenging din siya kay Zoe kasi syempre parang sobrang bagong lugar lahat sa kanya, 'di ba? Tapos wala siyang kakilala, lahat ng nakasanayan niyang lugar or nakikita for the first 6 months of her life biglang wala. Tapos pangalawa, mahirap siya sa akin dahil wala akong katulong dito dahil wala pa naman akong friends that time. Wala din yung mga in-laws ko, malayo yung bahay nila. So ako lahat, ako lahat. Kasi sa Pinas, parang ang dami mo nakukuhang tulong galing sa parents mo, grabe sa friends mo, di ba? Parang yun yung pinaka-sobrang laking challenge natin dito sa Denmark kasi talagang mag-isa ka lang, magpapalaki ng anak mo. So, parang luckily, nakakilala tayo after what? Exactly. Ilang months ka na nun sa Denmark? 7 months. 7 months. 7 months na mag-isa ka, tapos hindi mo alam yung kultura na, oh, grabe, may time pa na... siguro napaparanin ako that time kasi sanay ako na may ginagawa tapos biglang boom, wala. Lahat nasa bahay ka lang, alagaan mo yung anak mo, yung boyfriend mo nagtatrabaho for the whole day. Tapos babalik lang siya sa hapon, minsan pagod pa, sobrang nakaka-burn out. May time pa na tumawag ako sa Philippine Embassy. Okay. Kasi gusto ko na humingi ng tulong. Gusto mo na umuwi. Gusto ko na umuwi, seryoso yan. Tapos, basta na, sobrang, feeling ko nga depressed ako that time pero na-overcome naman. Pero, nung time na munti ka nang umuwi, bigla mo ako nakilala. Exactly. Ako, nakakaloka. Oo. Diba? Tapos may isa pang kwento, kasi sobrang gusto ko na makamit ng Pinoy that time. Tapos, nasa labas kami ni Morten, may binili kami sa isang shop, may in-approach akong mukhang Pinoy, akala ko Pinoy siya, tinanong ko, hi! Pinoy ka! Oh. Hindi pala. Taga-Thai pala. Okay. Taga-Thai pala siya. Okay. So, wala na hindi na ako ng approach kasi ang dami ding Thai dito. Tapos all along, nasa kabilang street lang pala ako, naka-maternity leave din ako, tapos naghahanap din ako ng yung same situation like mine na parang bagong anak and parang due to motherhood. Exactly. Tapos nandun ka lang pala, oh my God! Box 50 meters away. Di ba? Kaya namin sa isa't isa. Kasi hindi kami nag-cross ng path. Thank you to Marketplace. Exactly. Kasi ang hilig-hilig ko talaga bumili ng mga second-hand clothes. Kasi alam ko namang super bilis lang magpalit ng bata ng mga ng mga damit. So hindi ko kailangan bumili ng bago every, what? 1 month, every actually. Ang bilis nila. Oo. So, parang nagsisearch lang ako sa Marketplace. Tapos, Oo, kaya ako naman yung benta. Kasi ako
daming gamit sa bahay. Kaya kapag hindi ko na siya ginagamit, binibenta ko siya. Okay. Tapos medyo na-curious ako kasi parang ang sinulat mo din is in English. Sabi ko, bakit parang kakaiba kasi usually Danish talaga yung mga nagbibenta. Tapos nakita ko yung apelyedo mo, sabi ko, salamat. Sabi ko, oh my God, Pinoy ito pagka-click ko. Tapos nakalagay yung address mo, sabi ko, shit! Andito lang siya! Pero kasi, wait, hindi mo nakita na, ay, mukhang Pinoy ito, ganyan. Hindi, medyo nag-doubt ako kasi, sabi ko, nakita ko na itong babaeng ito eh, pero I thought she was Korean. Ah, seryoso yun? Oo, totoo yun. Hindi pang TikTok lang. Hindi, hindi talaga sa Aldi, sabi ko, Pinay, pero parang Korean na to. Totoo, ang galing. Oo. Kasi lagi ako naglalakad noon. Oo, nakapang nakapang sports attire ko. Ah, talaga? Sabi ko, shit, ito ata siya. Kaya, nung nag-message ako sa'yo, kunyari, interesado ako sa product, pero gusto ko malaman, Pinay ka ba? Kaya pala di mo binili. Hindi ko agad binili. Kasi nagbigay na lang tayo. Yes. Ayun na nga. Tapos, binigyan niya ako ng maraming damit kasi kailangan ko din. Ano yung challenges ng mga first year mo dito? Oh my God. First of all, language. Sobrang laking challenge ng language kasi hindi ako nagde-Danish. Tapos, lahat sila dito nagde-Danish. Hindi sila magsasalita ng English para sa'yo, kahit nasanay sila ng English. Ganun nila pinapreserve yung language nila. Oo. Pipilitin ka talaga nilang mag-Danish. Mag-Danish. Tapos, yun nga yung cultural difference. Kasi sobrang iba ng... Naku, huwag niyo malitin yung cultural difference box, di ba? So, kailangan mo siyang matutunan pag the bottom. At saka, may mga Danish na na-offend kapag hindi mo nirerespeto yung privacy culture nila. Yeah, kung ano yung mga norms nila, ganun. Bawal dito yung maingay kasi naano sila, naingay sila. Bawal dito yung basta-basta ka lang mag-picture, kailangan mo magpaalam, diba? Bawal dito yung pupunta ka lang sa kapitbahay mo, mag-ihinga ng ulang. Kailangan ng appointment. By appointment, di ba? Tsaka dapat 2 days. At least 2 days. Hinihingi ka ng ulam ng 3:30, tapos bawal malate. Oo, bawal! Kasi napaka-precise nila dito. Time is gold. Tapos, kung wala ka dito sa Denmark, anong feeling mo naging career mo sa Pinas? I mean, alam ko na physiotherapist ka, pero feeling mo ba in the long run, yun ba rin yung feeling ko, kung wala ako sa Denmark, nasa ibang bansa pa din ako. Okay. Kasi dun yung path na din na pinupuntahan ko that time. Okay. Gusto kong mag-abroad. As in, gusto kong mag-abroad. And that time, ang mga options ko is US, Australia, or sa Middle East. Mm-hmm. Pero ang US at Australia, sobrang tagal ng process yan sa atin. Alam nyo yan. Mm-hmm. So, nasa top ng option ko is Middle East. Okay. May regret ka ba sa pag-stay dito sa Denmark? Ngayon, wala. Ngayon, wala. Pero merong time, lalo na yung first few months ko dito sa Denmark, doon ko na-feel na parang, tama ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Uh-uh. Pero, nung nakapag-integrate naman ako sa country, dito sa Denmark, sa culture nila, Nagkaroon ako ng friends. Medyo naging mas madali yung buhay, diba? Oh, sobrang dali ng buhay. Yun lang pala yung kailangan. Diba? Kaibigan ng Pinoy yung nakasamang pakain tayo. Exactly. Sinangag. So ngayon, wala na akong regrets. Ganda ng yeah, but, saka yung anak natin, halos magkaka-age lang. So, oh my God, what a blessing. Diba? Tapos, ano ba yung mga, anong, paano ka ba lumaki yung lifestyle mo sa Pinas dati? Lumaki kami, simple lang, taga Bulacan ako, so ano yung tradisyon sa Bulacan, ganun kami. Mm-hmm. Tapos, hindi naman kami mayaman, pero hindi din kami mahirap na pamilya. Yun nga, lumaki kami ng mga kapatid ko na meron kaming katulong sa bahay na nag-help sa amin. Mm-hmm. Pero, sobrang responsible pa rin namin. Kahit may katulong kami, ako nagtitiklop ng hinigaan ko. Kasi, Aussie po siya. Pero balita ko, naging beauty queen ka sa Pinas. Walang yan. Diba? Ano yon sa Mr. Miss All Foo. Okay. Pero ano yung All Foo para lang Mr. Miss Our Lady of Fatima University. Okay, taga Fatima po siya. Graduate ako sa Fatima. Ano yung work mo dito sa Denmark ngayon? Ngayon nag-work ako as PT, as physical therapist. Kung ano yung education ko. 'Di ba? Napaka-swerte niya kasi hindi lahat ng Pinay na pupunta sa Denmark is nagigitrabaho pa rin nila yung kung ano yung course na tinake nila sa Pinas. Grabe talaga itong babae ito, napaka-idol. Lodi. Kasi talagang ginawa niya lahat para lang ma-reach yung goal mo, which is to be a coach in Denmark. Oo. Pero, yung preparation nun is started
months before kami mag-move dito. Mm-mm. Ginather ko na lahat ng documents na kailangan ko sa education ko para ma-authorize dito sa Denmark. And pina-apostilled ko na siya sa Pinas, kaya yung maleta ko, siguro 5 kilos doon, puno ng papel para sa education. Pero worth it. Pero worth it. Pero nag-work ako ng as ano, caregiver. Caregiver. Naghuhugas ako ng puwet na matanda, nagpapalit ako ng diaper, naghuhugas ako ng tae. Diba? Naglilinis ako ng bahay nila. Diba? Which is hindi mo talaga ginagawa sa Pinas. Like, nililinis mo yung sarili mong bahay, pero yung maglilinis ka ng ibang bahay. Tinay mo rin once, pero talagang hindi mo kinaya. Hindi ko kaya. Pero maganda experience yun kasi ang dami mong matututunan talaga. Sobrang dami mong matututunan. Tsaka matututo ka maging thankful sa buhay mo. Kasi, ba't naman hindi ka magiging thankful eh yung ibang tao, di ba? Wini-wish na... Sana nandito sila. Oo, nasana nandito sila. Diba? Kasi grabe talaga. Iba sa Denmark. Iba. Sobrang privilege. Ano yung mga future plans mo pa? Future plans? Gusto ko mag-aral ulit dito sa Denmark or else gusto ko magka-business kami ng partner ko. Yun yung pinaplano na namin. I mean, yun yung ginagawa na namin ngayon. Nag-build kami ng business sa Pinas na pwede namin i-operate dito sa Denmark. Mm-mm. And yun, more time with friends. And sana pag mayaman ka na, huwag mo akong kalimutan. Wala yun. Sino ka nga ulit? Makikitulog kami sa ano, Surrendra. Pa-experience kasi talaga. Hindi pa ako nakakarating ng BGC sa totoo lang. Kami din makikitulog. Sasama ko makikitulog tayo. Okay. Hindi, sobrang thankful ako sa boyfriend ko. Kasi hindi ko naman ito magagawa mag-isa. So, kailangan niya ng partnership. Tapos talaga namang nagtrabaho ng sobra din. Kaming dalawa, pero more on mas grabe pagka-workaholic ng partner ko. So, kung may bahay kami, dahil na ganito, na may view, na may gantong size, dahil yun sa sobrang hard work ng boyfriend ko, I must say. Mm-mm. Pero so, sobrang saya, kasi lumalaki na yung mga, may dalawa kong bonus na kids, mga na anak ng boyfriend ko from the first marriage. Yun pala, paano ka nag-adjust dun sa thinking na parang, may isa kang anak, tapos ngayon may dalawa pang dumating, paano ka nag-adjust dun? Alam mo, ang ganda ng question yan. Mm-hmm. Kasi, ang daming nagtanong sa akin yan, pero, madali yung adjustment kasi meron akong half-brother sa Pinas. Okay. Sa half-brother na anak ni mama sa unang asawa, kami yung anak sa pangalawang asawa. Mm-hmm. Kaya sobrang dali kong na-accept at saka nasanay. At feeling ko sobrang busog kami sa pagmamahal sa bahay, kaya ang dami namin pwedeng i-share sa ibang tao. Yes, exactly. Grabe. Kaya madali lang siya. Okay lang. Nung nag-meet kami ni Morten, 3 years old lang. 3 at 5 years old lang sila. Ngayon, 9 at 11 na sila. Mag-10 at mag-10. Diba? How time flies. Mm-hmm. Saka parang, ikaw na yung kanilakihan na lang, parang talagang nanay ka na nila. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Saka ang mabait nilang bata. Sobrang mabait. Mm-hmm. Walang masasabi. Boss, thank you for this interview. Tapos na? Akala ko eh, 50 questions na. First ever guest. Oh my God. I'm so proud of you. Kasi, grabe, loaded talaga. Hindi, Bax. Mas proud ako sa'yo. 10 years ka na dito sa Denmark and sobrang dami mo na din na-achieve on your own. Madami ka, nung 3 years ka pa lang dito, ang dami mo din nagawa. And ngayon, permanent resident na po siya ng Denmark. Well. Soon to be Danish. Soon to be Danish citizen. Yeah. Or, diba, how to be? Claiming it. Sure, kaya-kaya mo yan, Bax. Pero yun, thank you, Bax. You're welcome. You're always welcome at any time. So, anong feeling ng from apartment ngayon, homeowner ka na? Natural lang. Ay, bagay. Like, masaya, marami ng space. Oh, diba? Na yung mga bata. Oo. Yung mga sariling gumbo sila. Yeah. Great. At tinanong ko na rin siya na kung MMK ba ang buhay niya, ano ang magiging title nito at ang sabi niya ay pamilya. Yun ay dahil, katulad ng marami sa atin, dun pa rin tayo kumukuha ng lakas ng loob sa araw-araw. At talaga namang baby pa rin siya ng kanyang mama at papa. So sana na-enjoy niyo yung first episode ng ating Gel Talks. Ginagawa ko to para sa ating mga Pinoy, para ma-inspire tayo kung paano nga ba yung buhay na iniwan natin sa Pinas and paano tayo nagtastrive sa ibang bansa. So sana manood pa kayo ng mga susunod na mga Pinoy na i-interviewin ko. It's gonna be exciting! So see you next time! Bye!